Kaya ang My Hero Academia Chapter 404 ay sa wakas na ilabas, at ating makikita ang pagpapatuloy ng muling pagkabuhay ni Explosion God Dynamite at ang kanyang magiging epekto sa ultimate na laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 404 na may pamagat na We Love You, All Might. Ang chapter na ito ay nagsimula sa isang bahagyang flashback ni Sir Knight ay na sinasabi kay All Might ang tungkol sa kanyang propesya na siya ay dadanas ng malupit na kamatayan, habang sa kasalukuyan makikita natin si All For One na walang pakialam sa muling pagkabuhay ni Bakugo. Si All For One ay hinahawakan pa rin si All Might sa kanyang mga kamay hinahandang gawin ang nasabing propesya. At ang lahat ng mga tao na nanunood ay nagulat at natakot sa larawan na kanilang pinapanood, ang ilan ay nagpapatuloy pa rin na nag-cheer kay All Might, ang ilan ay nagdadasal sa kanyang kaligtasan habang ang iba ay lubusang sumuko na. Ating makikita din ang Weather Woman na lumitaw sa nakaraang mga chapter na tinatalakay ang tungkol sa butterfly effect at kung paano ang kilos ng isang tao ay maaaring magkaroon ng mahalagang impact sa mundo gaya ng ating nalalaman. Sa interesanteng bagay, sinabi niya sa kanyang mga katrabaho na ang hangin na orihinal nilang hinulaan sa araw na iyon ay nagsimulang magbago. Ito ay potensyal na marahil foreshadowing at ilang simbolismo. Ang sumunod sa kwentong ito ay bahagyang napunta sa ilang dahon na hinihipan ng hangin. Ang kahalagahan nito sa kasalukuyan ay hindi pa alam, bago ang kwento ay bumalik sa UA at si Bakugo na gumawa ng eye contact kay Midoriya ay mabilis na gumawa ng pagsabog, mabilis siyang pumunta sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Sa walang anumang sandaling pag-aalinlangan pagkatapos na makita si Bakugo na lumalapit, siya ay tumalon palayo mula kay Shigaraki at hinawakan ang kamay ni Bakugo, at nang magkasama ginamit nila ang kanilang pinagsamang bilis at lakas, ang dalawang hero ay nagsimulang mag-spin sa himpapawid habang bumubuo ng momentum at naghahandang gawin ang Explode Apple Technique. Ang parehong teknik na ginamit ng dalawang heroes laban kay Nine sa Heroes Rising Movies kung saan si Bakugo ay nag-spin at ibinato si Midoriya sa kanyang target ng may pambihirang bilis, maliban sa oras na ito, ito ay medyo kakaiba, sa halip na si Midoriya ang taong ibinato, ngayong oras na ito ay si Bakugo. Habang ginagamit ni Midoriya ang buong kapangyarihan ng One For All, inactivate muli niya ang kanyang gear shift work pero hindi sa kanyang sarili pero kay Bakugo. Ito ay gumawa sa Explode ang Murder Hero na maging isang parang bala ng baril, tinutulak siya sa hindi pangkaraniwang bilis patungo kay All For One at All Might. At ibig kong sabihin, tingnan ninyo siya, siya ay naging parang isang fighter jet. Ito din ay importanteng sabihin na bago i-activate ni Midoriya ang gear shift, ang vestige ng ikalawang gumagamit ay binalaan si Deku na huwag gamitin ito na sinasabing kung gagawin niya ito, mas lalo niyang papagurin ang kanyang katawan. Pati na rin, habang ang duo ay ginagawa itong Modified Explode Apple Technique, kinailangan ni Midoriya na palayain ang kanyang pagkakahawak kay Shigaraki, pinalaya niya ang villain at iniwan siya sa magandang lugar para sa isang atake sa likuran ni Midoriya. At speaking kay Shigaraki, habang siya ay nakalaya mula sa pagkakatali ng Black Whip, siya ay nagsimulang hamakin si Deku, binibigay sa atin ang isa sa kanyang nakakatakot ng ngiti habang sinasabi niyang hindi magagawang mailigtas ni Bakugo si All Might sa tamang oras, at alam na ito ni Midoriya dahil pareho nilang nararamdaman ang parang multo na bersyon ni All Might sa loob ng One For All ay naglalaho at pinapalitan ng kanyang malinaw na imahe. Kaya sa tingin ko ito ay kinumpirma na ang dahilan kung bakit ang vestige ni All Might ay hindi katulad ng iba ay dahil siya ay buhay, pero ano paman, tinapos ni Shigaraki ang kanyang maikling paghamak sa pamamagitan ng pagsabi na ang kamatayan ng tao na nagbigay ng pangarap sa mundong ito ay magdadala para ang tunay na mundo ay maibalik. Habang ang oras ay tila huminto at si Midoriya ay tinitingnan ang lumilipad na si Bakugo na diretsyong patungo kay All For One, at habang sinasamsam ni Midoriya ang larawan na ito, ang oras ay bumalik sa normal habang ang hangin ay umihip mula sa kanyang likod, inihihipan ang kanyang buhok, pasulong at ilang dahon ang nasa kanyang tabi, habang ang larawan ng bawat tao na nag-cheer at hinahangad ang kaligtasan ni All Might sa buong mundo ay lumitaw sa tabi ng lumilipad na si Bakugo. Sa sandaling ito si Bakugo mismo, ilang segundo mula sa kanyang idolong hero ay walang magawa kundi alalahanin ang kanyang kasalanan na kanyang naramdaman noong sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng kapangyarihan ni All Might, noong sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina. At habang ang narration ay ipinaalam sa atin na katulad sa kung paano pumagaspas ang pakpak ng paro-paro sa Brazil na maaaring magdala ng isang ipo-ipo sa Texas, kaya ito din ay maaaring pagsamahin ang pag-asa, pangarap, at pagsisikap patungo sa kabutihan, babaguhin ang hinaharap kahit na sa mga nakitang hinaharap.
Pagkatapos ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan makikita natin si Bakugo na sumabog sa ibayong dako ni All For One, pinutol ang dalawang kamay ni All For One sa proseso habang hinahawakan at iniligtas si All Might. Balik sa mundo ng Vestige pareho sina Midoriya at ang ikalawang gumagamit ay nagulat habang ang Vestige ni All Might ay mabilis na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at habang sinasabi ni All Might ang Young Bakugo. Si Bakugo ay nagpapalabas pa rin ng dugo mula sa kanyang ilong at bibig at gumagawa ng pagsabog sa kanyang buong katawan kasama ang kanyang paa habang isinisigaw na ipapanalo natin ito, at dito nagtatapos ang chapter 404, ligtas na sabihin na mayroong magkahalong nararamdaman sa chapter na ito, pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-iwan ng like para sa ibang anime content mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.